Ang Park Conversations Live ay isa sa educational graduate ng NPBC na may layuning magkaloob ng libreng seminar para sa publiko patungkol sa mahalagahan at akumang paksa sa ating bansa. Para sa araw na ito, ang ating Park Conversations session ay pinamagatang The Dog That Witnessed Rizal's Execution and Other Dogs in Philippine History. Ang ating panauhing tagapagsalita ay si Sir Ian Christopher B. Alfonso, ang Supervising History Researcher at Officer in Charge ng Research, Publication at Heraldry Division ng National Historical Commission of the Philippines. Member din siya ng National Committee on Historical Research ng National Commission for Culture and Arts at PhilPo Stamp Committee. Isa din siyang board member ng Philippine Historical Association. Kasalukuyan niyang tinatapos ang kanyang pag-aaral ng Doctor of Philosophy in History sa Universidad ng Pilipinas. Siya rin ay sumulat ng pinag-uusapang libro na pinamagatang Dogs in Philippine History. Kaya't magbigay po tayo ng malakas na palakpakan sa ating panauhing tagapagsalita ay walang iba kundi si Sir Ian Christopher B. Alfonso. Muli po, nagpapasalamat po ako sa National Parks Development Committee sa paglalaan ng oras para maipakilala ang mga nasa liksik ng iyong lingkod po para sa mga aso. At ngayon po ay International Dog Day, maligayang araw ng mga aso. Po. So, meron lang po akong deviation mula doon sa poster na pinost ng NPDC na ang topic ay Dogs That Witness Rizal's Execution. Bali, instead of Other Dogs in Philippine History, napakayaman po kasi ng luneta sa kasaysayan pala ng aso. Kaya kung okay lang sa NPDC, ano, ito yung magiging title ng sharing ko ngayon, no? Luneta alone ay napakayaman sa history ng aso sa Pilipinas. And para po magkaroon pa kayo ng ibang idea about sa kasaysayan ng aso, bumuo po kami ng Facebook page ng libro. So search nyo lang po sa Facebook, Dogs in Philippine History. So everyday, we share mga information about dogs na makukuha rin niya, makikita nyo rin sa libro. Ako po ay nagkatrabaho sa National Historical Commission of the Philippines. Mga 50 meters lang po, nandiyan yung opisina namin. Ano? Nandiyan lang kami, tabi sa tabi-tabi. At araw-araw, makakita ka ng aso sa luneta. No? Walang, di nakatali, malaya ang aso sa luneta. Ito pong nakikita niyo ngayon ay, ito ay nasa Calao Street na aso. Kinuhanan ko to early this year, pauwi ako, papuntang LRT. Ito ay nasa may kanto ng dating opisina ng NPDC sa tabi ng National Museum of Natural History. So, very ano po, very normal na makakita kayo ng aso sa luneta. Ito naman ay nasa may Calao, sa may ano na, Taft Avenue part na ng luneta, sa ilalim ng Rizal Park, ay ng LRT. So, minsan may mga aso sa luneta na nakikitulog sa gate namin sa NHCP, ano, sa National Historical Commission. Although, minsan hindi na namin sila nakikita kung nasaan. Minsan makikita nyo, mag-pop up na lang bigla yung mga aso sa mga halaman ng luneta. So, sasabihan ko bigla si Margo, baka ito yung sumisira sa mga landscaping ng luneta. Buti nilang may tagapagtanggol yung mga aspin sa luneta, si Margo, hindi naman nila sinisira daw yung landscaping ng luneta. So, technically, luneta is free for dogs, no? Yun yung per NPDC, malaya yung mga aso dito. Itong mga asong to ay homeless, no? Inampun na sila ng National Parks Development Committee. Particularly, no, mga guards dito, no? So, hindi na bago itong mga ganitong eksena sa luneta. Paglabas nyo ng luneta, pagpunta nyo ng mga probinsya, ng mga barangay, typical na malaya ang aso sa Pilipinas. At mga pusa, tulad nitong nasa harapan natin ngayon, ano? Oo. So, at kahit ang mga historical images, illustrations, ay na-document din ang mga aspin na pakalat-kalat kung saan. Ito ay isang illustration ng isang French noong late
late 18th century, no? Mga 1790s. Ito ay isang palengke sa Maynila. Hindi ko lang alam kung saang palengke ito, possibly sa Binondo. Mapapansin ninyo, may aso na nasa tabi ng mga nagtitinda ng, hindi ko alam siguro, tinitinda nito ay isda or kalamay. Ito naman ay illustration ni Fernando Brambilla, isa sa mga kilalang Spanish illustrator noong late 1700s, no? Mga 1790s to early 1800s. Ito ang lumang itsura ng Plaza Roma na ngayon ay Intramuros, no? Ito yung lumang itsura ng Manila Cathedral, nasa kabila yung Ayuntamiento na ngayon na Bureau of the Treasury. May makikita kayo mga aso dyan na maliliit lang, ano? Pero ito yung isang version niya. Tingnan nyo, may kalabaw sa loob ng Intramuros. Ano? May kalabaw. Tapos may aso na hindi ko alam, nakikipaglaro sa kalabaw o inahabol ng isang aso yung kalabaw. Ano? Ito ay drawing noong late 1700s ni Brambilla. Ito rin na isang version, ito ay late 1700s din na drawing ng isang Austrian naman na bisita sa Maynila. Makikita ninyo, may dalawang aspin na nasa may Intramuros, no, sa tapat ng Manila Cathedral. At kahit na bago dumating ang mga Kastila, nag-aalaga na ng aso ang mga Tagalog. Ito ay ito'y illustration noong 1967 ng National Museum sa isang archaeological pit sa may Santaan na Maynila, kung saan may isang gravesite, lumang gravesite doon na I think ito ay bata, ano, bata to na kalansay, may katabi siyang aso sa libingan. So yung mga nakitang mga archaeological na aso, no, mga nahukay na aso sa Pilipinas mula Cagayan hanggang Palawan na dated 3,700 years ago, 3,600 years ago, yung paraan ng pagkakatuklas sa mga kalansay na mga aso para silang nilibing ng parang tao. It only shows na yung mga asong nahukay sa Cagayan, sa Peñaranda at sa El Nido, Palawan, na 4,000 years ago na ang edad, ay mga domesticated, mga inaalagaan. At pag tinanong natin yung mga archaeologists, especially Taj Vitales ng National Museum of the Philippines, na siyang nag-aral sa mga aso na nahukay before the Spaniards, na ang edad ay bago pa dumating mga Kastila, the build and then yung structure ng skull ng mga nahukay na aso, kamukha ng mga aspin. So kapag nakakita kayo ng mga aspin sa paligid, para nakikita nyo na rin yung mga descendants ng mga aso ng mga ancestors natin. So ganoon na sila katanda sa Pilipinas, thousands of years ago na. At kahit sa Intramuros, no, ayan, tinanong mo, sila yung, malaya rin sila sa Intramuros na nasa lipat bahay lang ng Luneta. Lahat ng to nagbago nang i-announce ng Spanish government noong 1800 na nakapasok na sa Pilipinas ang rabies. Ito ay isang bando or order from Governor General Rafael Maria de Aguilar noong August 16, 1800, announcing that the Philippines was no longer free from rabies. Before 1800, nagkaroon ng rabies outbreak sa China noong 1700s at sa India noong panahon na yon. Pero sa Pilipinas, this was the first time that the Spanish government announced na may rabies na sa Pilipinas. Pero if you translate the first sentence of this order from Governor General Aguilar, sinasabi niya na a few years ago, sabi niya, before the signing, the issuance of this order, may rabies na sa Pilipinas. Hindi lang siya conclusive. Ano yung ibig sabihin niya ng a few years ago before the issuance of this order? So ibig sabihin, 1700s pa lang may rabies na sa Pilipinas, pero a few years ago. Hindi lang definite yung order kung kailan ba talaga lumitaw yung rabies sa Pilipinas. Fortunately, there was this Ilocano dictionary at in Valladolid, no, sa mga Agustinian order sa Valladolid, because the Agustinian priests introduced Christianity in the Philippines, and when the Philippine Revolution broke out, nag-transfer ang mga Agustinian sa Spain, no? So nandoon yung mga gamit, mga archival documents ng mga prailing Kastila
na Agustinians. At fortunately, among the manuscripts na tinransfer ng mga Agustinians sa Spain after the Philippine Revolution was this unpublished manuscript of a Ilocano Spanish Dictionary written in 1792. And for the first time, merong word sa Ilocano pertaining to rabies, dated 1792. And the word was wisiwis. No? Kung sino mga Ilocano dito, naiintindihan nyo ba yung word na wisiwis? No? It was recorded in 1792. It means, kapag nakagat ka ng aso, magkakasakit ka. Ganun dinefine, no, yung wisiwis. Of course, hindi pa vague pa masyado ang rabies at that time because wala pa kang historical na ano na experience noong panahon na yon about rabies. So yung the way it was described, the word, the Ilocano word wisiwis was just a bite ng aso na magkakasakit ka. Because the Spaniards had or have two words for rabies, rabia and hydrophobia. Pero hindi ginamit nung Spanish dictionary yung hydrophobia at yung rabia pertaining to wisiwis, no? So, kinokorroborate ko lang yung sinabi dito sa order na to ni Aguilar na a few years ago, sabi niya, prior to the issuance of this order, may rabies na sa Pilipinas. And possibly, even before 1792, rabies was already prevalent in the Philippines. Hindi lang maintindihan ng mga ancestors natin anong nangyayari sa mga aso. And sa theory ko, that was the origin of our mythological character called Sigbin sa Bisaya sa Bicol. Because the way Visayans, Bicolanos describe Sigbin, para siyang asong ulol, no? Kapag nakagat ka ng Sigbin, magiging aswang ka. And aswang, di ba, bisera sucker to, kapag pag nakagat ka ng aswang, mamamatay ka, naglalaway ang aswang, and then may possibly na mahawa ka rin, magiging, may sakit ka na rin. I mean, magiging aswang ka na rin, no? Parang vampira, no? Parang zombie, no? So, ganun yung description sa mga Sigbin. So, the earliest appearance of the word Sigbin was in 1740s through a Spanish chronicler. Unfortunately, that Spanish chronicler, hindi niya rin ma-describe na yung Sigbin na yon ay probably was infected o a dog infected with rabies. No? So sa imagination ng mga ancestors natin, may mga asong ulol. And merong indignation sa mga asong ulol sa Pilipinas. Pinapatay ng marahas ang mga asong nakakagat ng tao, di ba? The way we treated mga aswang, di ba? Lately, merong isang aswang daw na babae sa Capiz na sinunog yung bahay at minasaker yung pamilya because of our belief to aswang, no? So, ganun din natin patayin yung mga suspected na aso na may rabies. May na-witness ako nung bata ako sa Kanaman, Camarines Sur. Nagkataka ako, bakit hinahabol ng mga tao sa kalsada yung isang aso? Ang sabi, may rabies daw yung aso. Pero, how did they know na may rabies yung aso? Kasi, meron lang nakagat yung aso. Pero, the way the community reacted to that dog, aba, hinagisa ng hollow blocks ang ulo ng aso, pinaghampas ng tubo. So, ganun kalupit ang Filipino culture sa mga asong ulol. Para silang talagang aswang, ano, na pinapatay ng community. Anyway, so this was the earliest known historical document pertaining to rabies, August 16, 1800. And everything changed because in this order, Governor General Aguilar instructed all government units to kill all dogs na nasa kalsada. Lahat ng asong makita na pakalat-kalat patayin. And he also mandated that each household must own only one dog. And in excess of that dog, papatayin ng gobyerno.
So may one dog policy lamang noong 1800, ano? So ganun katindi, no? So ano kayang ibig sabihin ba? Masama ang mga Kastila? Sa tingin nyo, masama ba yung mga Kastila? I don't think so. Because ito na ang practice sa ibang bansa. Kapag may rabies outbreak, patayin ang mga aso. Malungkot man kasi kahit yung mga wala naman talagang rabies, kailangan mamatay. Para lang yung foot and mouth disease. Kailangan swine flu, patayin ang mga cattle, patayin ang mga baboy. Di ba? So ganun ang ginawa sa mga aso. Walang problema sa mga cattle, sa mga baboy, dahil parang wala tayong attachment. Pero yung aso, papatayin mo, di ba? We are well attached to dogs, no? As human. Tapos papatayin ng ganon-ganon because of the rabies. So it was a protocol during that time to annihilate dogs kapag may rabies outbreak. At nagsimula yan sa Pilipinas noong 1800. And ano naman ang role ng luneta sa rabies outbreak noong 19th century, noong Spanish period? There was this order dated June 15 of 1875, designating luneta, Bagumbayan, this very park, as the dumping site of the carcasses ng mga asong pinapatay noong Spanish period. So hindi lang pala ito killing fields ng mga liberal, ng mga progressive, ng mga bayani. This was also the dump site of the dogs killed during the operations noong Spanish period. Ang nabanggit dito, the playa, no? La playa, meaning Las Playas, meaning the beach of Bagumbayan all the way to Tondo, was designated as the dumping site of dogs, no? Dati, ang beach ng Bagumbayan at ng Tondo, yung Roas Boulevard ngayon, no? Kasi reclaimed if beyond Roas Boulevard, reclaimed na yan. Reclaimed area na lang no American period. No? So, imagine na lang natin na baka sa tapat ng Rizal Monument may mga asong kalansay ng aso diyan, no? So, yun yung according to the documents. At gaano karami yung mga pinapatay na aso araw-araw during that time? Documents say countless dogs were killed during that time. Immense number of dogs, no? So walang definite number. At paano pinapatay yung mga aso? Back in Europe, pinapatay ang mga aso using this substance called strychnine, no? Para siyang tawas, para siyang betchin, MSG, na pinapahid sa karne. At yung karne ngayon, tinatapon sa kalsada para pag kinain ng aso, lethal, mamamatay agad yung aso. At ginagawa to ng gobyerno from 10 p.m. to 4 a.m. during the time na walang tao sa public, walang public na makakita. And by 4 a.m. of the following day, kukolektahin ngayon ng mga basurero yung mga patay na aso using garbage carts tulad nito. Mapansinin nyo, garbage cart, pero merong aso doon, no? Hindi kayo natakot yung aso, na baka siya na yung next, ano? Ayan. So, ganoon ang practice ng pagpatay sa mga aso. Fortunately, in 1883, may mga Pilipino, ito ay hindi alam sa history ng Pilipinas, may mga Pilipino na nag-argue at nagsabi na di na nila matake ang nakikita nilang pagpatay sa mga aso. So, this was discovered by a fellow historian, Ros Costello, in Madrid. There is this document in Archivo Historico Nacional in Madrid na binabanggit na may apat na opisyal ng Maynila ang nagprotesta noong 1883 sa Spanish governor ng Maynila na hindi na nila matake yung pagpatay sa mga aso. Bakit? Culturally, hindi natin pinapatay talaga ang mga aso, no? Except talaga kung may rabies, no? Nakita nyo naman kanina example ko, the way we react sa mga dogs na rabid.
Unfortunately, hindi natin makita ano ba ang background ng mga gobernador Silios na to. The mayor of Quiapo named Antonio de los Santos, the mayor of Binondo named Enrique de los Santos, mayor of Tondo Roman Canlas, and mayor of Sampaloc Tomas Benavides. Ito yung apat na matatapang na Pilipino na tumayo para sa mga aso. At ang sabi nila, huwag niyong iutos sa amin yung pagpatay. Iutos niyo sa mga Guardia Civil. Hindi ko alam kung anong nangyari sa apat na to, because alam naman natin during that time, kapag ikaw ay kumestiyon sa Spanish government, anong gagawin sa'yo? Dalawa lang ang pwedeng gawin sa'yo. Pagbintangan kang pilubustero kontra sa gobyerno or ekskomunikado ka ng simbahan. Walang kakausap sa'yo. Hindi na natin alam anong nangyari sa apat na opisyal na to. So kaya kahit na wala tayong background, who were these people, who were these officials, in memory of them, doon sa cover ng Dogs in Philippine History book, pina-watercolor ko sila. No? Kahit dito man lang maalala natin sila. No? These are the depiction of the four gobernadorcillos arguing with a Spanish official. At merong asong patay sa ilalim. No? Just to symbolize the dogs killed in the 19th century. Ang tanong, kahit na may utos ang Spanish government na lipulin, no? Eradicate lahat ng aso sa Pilipinas, lalo na yung mga homeless at stray, sa tingin niyo po ba nagtagumpay ang Spanish government? Hanggang ngayon, marami pa rin aspin na pakalat-kalat, marami pa rin aso sa Pilipinas na pakalat-kalat. If the order was issued in 1800s, take a look at these illustrations in 1847 about Manila. This is the illustration of the aduana or the intendencia, no? Ito yung customs house sa Intramuros na ngayon ay nire-restore para maging National Archives of the Philippines. Tingnan nyo, 1847, meron pa rin aso sa Intramuros. Ito naman ang port area, not the port area now. Ah. This is the Binondo port, no? No, Port Santiago area. Diyan dati ang port area ng Maynila. May mga aso pa rin na pakalat-kalat noong 1847. 47 years after the issuance of Aguilar's order. Ito naman ay sa loob ng Intramuros pa rin. Tingnan nyo, may aspin pa rin na nasa loob ng Intramuros na nakikipag-usap sa mga bata. Di ba? So, hindi rin nagtagumpay yung order to annihilate dogs. And in 1887, I think, no, this is one of the noted paintings about Manila, no? Ito yung The Fire in Manila, no? This is a depiction of a fire in Tondo in 1880s. Tingnan nyo, ang dami pa rin aspin na makikita. May mga aspin ko pa rin makikita dyan sa painting na yan. So in short, nahirapan ang mga Kastila na i-implement yung order nila na linisin ang Maynila sa mga stray dogs because of the rabies. Ang pinaka-factor kasi diyan, ang kultura mismo nating mga Pilipino. Ayaw nating nakatali at nakakulong ang mga aso. Tingnan nyo ang Animal Welfare Act at ang Anti-Rabies Act ng Pilipinas. Malinaw na sinasabi, bawal ang mga asong hindi nakatali sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, makakakita ka pa rin ng mga aso na nasa paligid lang. At ayaw kong sabihin na ang mga asong walang tali at nakakawala ay mga homeless. Technically, mga yan ay mga may-ari at may inuuwian pa rin. Ano? Nagkataon lang na hindi mo na ma-distinguish pag nasa labas ka na ng kalsada, sino dyan ang astray, sino dyan ang may-ari naman. Kasi nga, culturally, gusto natin ang mga aso living na malaya, no? Mas malala nung American period kasi ang mga Amerikano nung dumating sila na culture shock sila sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi nakakawala ang mga aso. Nung 1898 na sinakop nila ang Pilipinas, nagulat sila, sandamukal ang mga aso sa Maynila, sa Intramuros, ano? Anong nangyayari sa Pilipinas?
At mas lalong nagulat sila nang pumunta sila sa mga probinsya na ang daming aso ang nakakawala at takot sila sa rabies. Kaya nung dumating ang mga Amerikano, one of the earliest orders na inisyu ng mga Amerikano ay patayin din ang mga aso sa Pilipinas. Pero hindi dahil sa rabies, ha? Because of being nuisance, maingay tuwing gabi. Yun ang kanilang dahilan. Ang mga Pilipino sanay na tumatahol ang mga aso paggabi, di ba? Pero ang mga Amerikano ayaw nilang maingay ang gabi. They are destroying daw one of the circulars, no? They are nuisance and destroying, no? Destroying the tranquility of the night, sabi nila. At ito pa ang matindi, hindi lang aspin ang na-record na pakalat-kalat sa Maynila. Chow-chow. Ang mga chow-chow. At for the first time, dito lang sa Maynila, nakakita ng chow-chow ang mga Amerikano. At dahil hindi sila kamukha ng mga aspin na balat-buto na ang itsura, ang mga chow-chow, pinag-aampon ng mga Amerikano. And one of the American officials na nag-ampon ng chow-chow was no less than Admiral George Dewey. No? Pero naampon niya yan sa Hong Kong na. Kaya nung dumating si Dewey to conquer Manila in May of 1898, meron siyang mascot na chow-chow na napulot niya sa tulay sa Hong Kong. He named it Bob. Ano? At nung dumating sila sa Pilipinas, may nakita rin ng mga, kasi sumikat si Bob. Yung chow-chow sumikat. Kasi nga, inampon ni Dewey, the commander of the American fleet in Asia. At nung nagkataon na nakalapag na ang mga Amerikano sa Pilipinas, in Cavite, in Manila, aba, kanya-kanyang ampon ng chow-chow ang mga Amerikano. Ano? Di ba? Bakit pakalat-kalat ang mga chow-chow sa Pilipinas? Because of the Chinese migrants. Kasi pambantay nila ang mga chow-chow. At siguro, dahil mukha silang tigre, mukha silang lion, takot ang mga Pilipino, ang mga magnanakaw, na lumapit sa mga Chinese. Ano? Kaya ang mga chow-chow, baka kalat-kalat. Kawawa ang mga Chinese noong Spanish period, no? Para silang, hindi lang second-class citizen, there are third-class citizen, kung meron man tawagin. Kinakawawa sila even by the Filipinos. No? Kaya ganun na lang katindi ang gusto ng mga Chinese na safe sila sa Pilipinas. At nag-import sila ng mga chow-chow at ng iba pang mga malalaking dog, Chinese mastiff, para lang hindi sila awayin or anuhin ng mga Pilipino, ano? Technically Pilipino 'yung para sa mga Pilipino 'yung mga chow-chow na 'yon. Anyway, moving forward, bago tayo pumunta sa mga Amerikano, another historic role of Luneta sa dogs in Philippine history. Kahit nung bitayin si Jose Rizal, pansinin nyo, merong isang aso dito na na-witness ang pagbitay kay Rizal. This was actually dito sa may tabi ng auditorium, no? Akala natin ang execution site ni Rizal ay yung Rizal Monument. No. The actual site ng execution ay nandoon sa may tabi ng auditorium. Pwede niyong bisitahin, may tablo doon, no? May tablo doon. At yung tablo na 'yan na ginawa ni ng Yumaong Ed Castrillo, naglagay talaga siya ng aso, no? Mamaya makikita niyo mamaya. Kasi witness nga. At ano naman ang kwento nitong asong to? Merong isang taga-trumpet, no? Kasi may mga Pilipinong witness nung event na yon. Yung mga bumaral kay Rizal, hindi mga Kastila, mga Pilipino din, no? Mga Pilipino soldiers. At may isang taga-trumpet na ilang metro lang ang layo kay Rizal, ang nakapagsulat, no? May nag-interview sa kanya. Ano ba ang na-witness niya nung babaril na si Rizal? At isa sa mga na-witness niya, meron daw, nung bumulagta na si Rizal, 7:07 a.m. ng December 30, 1896, meron daw
asong maliit na paikot-ikot sa katawan ni Rizal. At sa mga Espanyol, bad omen pala yon. At according to the Spanish, no, sa mga Spaniards, may mangyayaring masama dahil sa ginawa na yun ng asong nagpaikot-ikot sa bangkay ng isang binitay. And kayo na mag-interpret ano yung masamang nangyari sa mga Espanyol sa Pilipinas, na-eject sila sa Pilipinas 2 years later. Ano? So, may misfortune daw. It was a premonition daw, sabi ni Hilario Martinez. At kapag pinuntahan nyo yung tablo ng execution ni Rizal dyan sa may tabi ng auditorium, the way, ang interpretation ni Castrillo, a spin yung aso na yon. Kasi nga naman, napakalabo. Di mo madistinguish anong breed yan. Ano? Pero tingnan nyo, hawak siya ng mga Kastila. So, it most likely hindi siya a spin. Pero again, dahil open to interpretation ang litratong ito, hindi natin pwedeng questionin yung artist. At least, a spin yung naalala ni Castrillo. Pero pinagtanong-tanong ko sa mga kaibigan kong veterinaryo, kung ano kaya yung issue, ano kaya tong asong to kahit na ganyang kalabo? Alam nyo anong sabi ng isa kong kaibigan veterinaryo? Sa build niya, sa ulo pa lang, at sa the way siya umupo, mukha daw siyang Jack Russell Terrier. Kaya doon sa libro ko, pina watercolor ko yung depiction ng pagpatay kay Rizal, Jack Russell Terrier yung kasama niya, no. Ayan. Ito yung execution site tablo ni Rizal. So makikita ninyo gaano kalaki yung aso, no. So mukha siyang aspin talaga, hindi si Jack Russell Terrier. So wag mag-alala ang NPDC, hindi po natin babaguhin 'yan, ano. Again, open to interpretation pa rin yung litrato. Pero yun nga, dahil may mga kinonsult naman ako, mukha raw Jack Russell Terrier yung aso na yon. And mukha naman talagang foreign breed kasi nga dala-dala siya ng mga Kastila, no? So ibig sabihin, may mga Jack Russell Terrier na sa Pilipinas before the end of Spanish regime. And technically, Manila was the conduit, no? Tayo yung nagkalat ng iba't ibang aso sa buong mundo because of the galleon trade. Dinala ng mga Kastila ang mga Spanish Mastiff, Spanish Bulldog na na-record as early as 1600. May mga Spanish Bulldog na saka Mastiff sa Pilipinas. Pinakilala ito sa Asia, sabi ng Lat Asia ng mga Kastila. Nung 1600s, no, I'm not particular with the year, no, pero pwede nyo mabasa yan sa libro. Merong isang sultan sa India na tuwang-tuwa sa isang napakalaking aso, hindi na-describe kung anong breed yun ng Spanish dog, napakalaking aso, na never pa raw nakita sa India noong 1600s. No, dala-dala siya ng isang galleon ship from Cavite. Nagpunta ng India sa Puducherry, no, sa India. At nung nakita yun ng sultan, kinausap ng sultan ang British governor ng Madras kung po pwedeng bilhin ng sultan na yon ang asong daladala ng captain ng barkong galyon galing Cavite sa Maynila, no, ng Maynila. Ayun, binenta naman nung kapitan ng galyon yung aso na yon. Unfortunately, hindi natin nalaman anong breed yon. Pero dahil sa description na napakalaki at pag pinakawalan mo daw, para daw siyang bloodhound, para siya ng tigre, most likely, ano rin to, mga Spanish Mastiff, ano? So, malalaking built na aso. And then, sa Amerika naman at sa Europe, nakarating ang mga Asian dogs sa Amerika at sa Europe through galleon trade. Especially, yung mga Chinese crested dogs at yung Chinese na tawag dito? Yung walang balahibong aso, hairless dog ng China, nakarating ng Amerika. At tuwang-tuwa ang mga Cubano, ang mga taga-Cuba, sa mga hairless Chinese dogs.
kahit na ang Latin America may sariling aso na nakamukha rin naman ng mga Chinese ano, hairless dog. Ito yung mga solo, no? Mga dogs ng Mexico na walang balahibo. Kung nanood kayo ng Coco, siya si Dante sa Coco, no? Ng Disney. So, lahat yan nakarating sa Amerika through Manila. At there was even a time na may tinatawag na Pero de Manila o the Manila dog, no? Yung Pero de Manila, actually, hindi naman talaga taga Maynila yung aso na yon, dahil ang mga aso sa Pilipinas, Aspin, ang mga native dogs natin. Pero noong 1840s, sumikat ang Maynila because of this breed ng aso. Nakamukha ng mga Spanish water dogs, no? Na nagkataon naman sa Europe, sa Europe, meron na lamang I think dalawa o tatlong breed ng ganoong aso. Ang isa pag-aari pa ng reyna ng Inglaterra ni Queen Victoria, no? So dahil mga British ang majority ng mga traders sa Maynila, at alam nila na royal dog yung ganong aso, aba, kanya-kanyang bilihan. At nag-breed sila ng ganong aso sa Maynila. At lumalabas na yun pala ay mga dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas na meron lang nag-alaga rito ng napakatagal, at nung dumating ang mga British, nagulat sila, may mga asong kamukha ng mga aso ng mga royalties ng Britain. At binreed nila at ginawang panregalo sa Europe. No? So makikita niyo 'yun sa Dogs in Philippine History book. Anyway, malapit na po tayong matapos, no? So, ito lang yung mga milestones na gusto ko matandaan ninyo, dahil hindi naman forever ay pinapatay yung mga aso, no? So, it was also a struggle ng Pilipinas na mailigtas ang mga Pilipino from rabies, and at the same time, mailigtas ang aso sa pagpatay. Fortunately, in 1885, Louis Pasteur, nadiskubre niya ang breakthrough na tinatawag na anti-rabies vaccine. Ang problema, maraming mga bansa sa mundo ang ayaw tanggapin yung bakuna ni Pasteur. Bakit? Kapag sinabing bakuna, di po ba, nagpapasok ka ng mikrobyo sa katawan, di ba? Parang ang COVID, nagpapasok ka ng COVID sa katawan, di ba? Cholera vaccine, ganun din, nagpapasok ka ng cholera para lang maging immune. Makilala ng immune system mo yung sakit na yon. Ganun din naman yung rabies. Pinapasok sa katawan mo yung rabies, no? Pero ano na yon? Parang engineered na yung virus na yon. Unfortunately, maraming bansa ang ayaw kumilala sa bakuna ni Pasteur. Except for Spain, no? So in 1886, tumulong ang Spain, the mainland Spain, no? Sa pagdevelop ng anti-rabies vaccine. Unfortunately, kahit na may bakuna na ng anti-rabies sa Espanya, hindi pa rin nakarating sa Pilipinas. Ang reason, napakalayo ng Madrid papuntang Maynila. Because may incubation period na tinatawag para mabuhay ang bakuna. Actually, yung bakuna nabubuhay sa loob ng rabbit, no? Tinuturukan ng anti-rabies yung ini-impact yung rabbit, at yung rabbit dapat mabuhay papuntang Maynila. Pero hindi yun nagawa dahil nga ang babagal pa ng mga barko noon, no? At ang layo ng Spain, kahit nabuksan na yung Suez Canal noong 1869. Napakalabo pa rin mabuhay ng rabbit, kasi nga pwedeng mamatay yung rabbit sa, kasi nga may virus sa katawan yun, eh. Fortunately, ano, ito, napakaganda, noong 1891, nagbukas ang France ng Pasteur Institute sa Saigon, sa Indochina, na ngayon ay Vietnam, no? Ho Chi Minh. At lumapit na yung bakuna sa Pilipinas. Pero may problema pa ang Pilipinas. Kung bakit kahit na napakalapit na ng bakuna, nandiyan na lang sa tawid ng West Philippine Sea, yung bakuna, hindi pa rin nakarating sa Pilipinas ang bakuna. Dahil wala tayong kuryente.
Bakit? Anong kinalaman ng kuryente? Kasi kailangan ng cold storage facility para sa bakuna. Para mabuhay yung virus, no, yung bakuna. Noong 1895, ipinakilala ang kuryente sa Pilipinas. Pero yung kuryente na meron tayo noon ay hindi naman yung kuryente ng kamukha nito na nagseserbisyo sa mga bahay. Ang kuryente noong 1895 ay pang-ilaw lang ng mga poste ng ilaw, ano? At kailan lang magkakaroon ng serbisyo talaga ng kuryente sa mga establishments, sa mga bahay? American period. Around 1902, 1903. No? At yun yung magiging simula ng Meralco. No? Doon magisimula ang Meralco. So technically, walang bakuna hanggang sa mawala ang mga Espanyol sa Pilipinas noong 1898. Isa pang factor, pumutok ang Philippine Revolution noong 1896. Siyempre, ang focus ngayon ng Spanish government, labanan ang mga revolusyonaryo. Di ba? So, wala nang panahon para aksyonan ang rabies sa Pilipinas because may mas malaking problema ang Spanish government, which was the Philippine Revolution of 1896. Pero pansinin ninyo, merong 1894 ako nilagay dyan. So hindi naman nagkulang ang mga Espanyol na locally dumiskubre ng solusyon against rabies. Anacleto de Rosario was among the great Filipinos na kakontemporary nila Rizal. Rizal even paid homage to Anacleto de Rosario as the father of Philippine medicine, sabi niya, ano? No? At ano siya? Ngayon, ating kinikilala siya as father of Philippine chemistry. No? Pero namatay siya noong 1895. So, hindi niya natapos yung kanyang experiment sa rabies noong 1894. Pero yun nga, inexperimentuhan niya yung ginawa ni Pasteur, baka po pwede magawa niya sa Pilipinas. Ano ba yung eksperimento na to? Bibiyakin yung ulo ng aso, kukunin yung tissue ng infected ng rabies, no, yung utak, at yun yung gagawing bakuna. Yung tissue na infected ng rabies mula doon sa bungo ng aso. Ginawa rin yun ni Anacleto de Rosario. Unfortunately, hindi siya nagtagumpay. So, makakarating lamang ang bakuna anti-rabies sa Pilipinas 1910. Ganoon ka-late. No? Dahil yung mga panahon na yon, established na yung mga cold storage facility. Tandaan nyo, meron tayong tinatawag na ice plant ba yun, Prof. Shaw? Manila ice plant ba ang tawag doon? Yung sa may malapit sa Metropolitan Theater, ano? Dati, ginibayo nung panahon ni Marcos, no? Yung mga bricks noon, dinila sa Badok, sa Ilocos Norte, pinantayo ng One Luna Shrine. Ano? One Luna Shrine. Anyway, so meron ng cold storage facility na kaya magpayelo sa Pilipinas, no? Kaya medyo kaya na nating mag-host ng bakuna, iba't ibang klase ng bakuna sa Maynila noong 1910. At galing ang bakuna na yan straight from Ho Chi Minh, no? From Saigon. So, medyo kahit paano, nasolusyonan na yung rabies problem sa Pilipinas. Ngayon, eksakto noong 1910 din, sisimulan ang unang dog show, no, sa Pilipinas. Unang dog show, ayan. At ang dog show sa Pilipinas ay nangyari dito mismo sa Rizal Park. At sa ang parte ng Rizal Park nangyari ang dog show? Itong hilera na to ng Mabini Hall hanggang National Library. Dito nagtayo, according to the reports, nagtayo ng dog shrine, no? A pavilion full of dogs, no? Bakit? Meron kasing isang American official na gustong i-transplant yung American culture, American society sa Maynila at parte ng American society, no? Parte ng idiosyncrasies ng mga Amerikano ay taon-taon magkaroon ng carnival ng mga aso. Kumbaga, exhibit ng mga aso sa Amerika. At noong 1910, total naman, meron na rin bakuna against rabies, ipinakilala ngayon yung dog show sa Pilipinas, no? During the Manila Carnival, kasi itong field na to,
dito ginaganap yung Manila Carnival. If you are not familiar with the Manila Carnival, ito yung parang expo ng Pilipinas. Dito sino-showcase ng Amerika na ito na ang narating ng Pilipinas mula nang sila'y sinakop namin. Pinapakilala rito yung industry, gaano kadisiplinado ang mga Pilipino. So taon-taon yan, ini-invite din natin yung buong iba't ibang bansa para siyang World Expo, pero Philippine edition. No? At noong 1910, dumagdag ngayon sa bagong exhibition sa Manila Carnival, ang dog show, the Manila Dog Show. No? At dito sila binigyan ng pwesto sa hanay na to ng Mabini Hall hanggang National Library. Paano namin na-determine na ito yung lugar na yon? Sinasabi kasi, ang entrance ng dog show noong 1910 hanggang 1913 ay sa Calao. Dati San Luis to eh, Calle San Luis. At ang bukod-tangi lang namang access road, kanto ng Calle San Luis malapit sa Rizal Monument ay ang Marcelo H. Del Pilar ngayon. At nakakatuwa na yung pasukan mismo papunta sa dog show ay kung saan nakatayo ngayon ang building ng National Historical Commission of the Philippines. Ano? Buhay pa yung kalsada. Tinayuan lang ng building namin. Ano? So sabi ko, napaka-serendipitous na dito pa gagawin sa NHCP yung libro para sa mga aso. Ano? Dito pala yung access road papunta sa dog show. Ano? So, ayun. At isa pa sa mga highlights pala ng Manila Carnival, ito yung kauna-unahang beauty pageant sa Pilipinas. No? Yung Carnival Queen ng Pilipinas. No? Ito yung ninuno ng Binibining Pilipinas, kung ano-ano pang mga pageant sa Pilipinas. So, ito yung cover ng official program ng dog show sa Pilipinas, sa Manila Carnival. From February 5 to February 14 of 1910. Hanggang 1913 may dog show. At dito for the first time na document ano-ano ang mga breed ng aso na meron sa Pilipinas. Ang dami na palang breed ng aso na meron sa Pilipinas at that time. There are over 100 dog breeds sa Pilipinas. Meron ng Dalmatians. Unfortunately, walang Shih Tzu. Ano? Wala akong nakitang Shih Tzu sa listahan. Pero may Chinese Crested Dog, may Pekingese, merong Doberman, marami ng breeds. No? At natuwa ang mga Pilipino na marami sila nakitang aso. At one of the famous pavilions ng Manila Carnival from 1910 to 1913 was the dog show pavilion. At nag-i-invite pa sila ng mga exhibitors from around the world para lang pumunta rito. Kasi nga, sumikat ang Pilipinas, dalawa lang naman sa Asia ang nag-dog show. Ang Shanghai at ang Maynila, nagkukumpit ang dalawa. Sino may pinakamaraming aso sa buong Asia? Ano? Yung dalawang yan. Pero walang tatalo sa Shanghai talaga. Sobrang dami. Ano? 1914, pinagbawal ang dog show. Bakit? Noong 1914, yun ang huling dog show sa Pilipinas, sa Manila Carnival. Masusundan na lamang ito around 1930s, pero once lang nangyari. Bakit? Noong 1914 kasi, nag-spike ang rabies sa Pilipinas. At nagkataon, may isang aso na naini-exhibit na kagat yung mascot ng Manila Carnival. Ano? At pinagbawal na ang dog show because nga bukod dun sa insidente na unruly daw yung aso, may ano pa risk pa na magkaroon pa ng rabies outbreak ng dahil sa Carnival, Manila Carnival. So pinagbawal. So anong nangyari? Nainip ang mga Amerikano. Kasi ito lang naman yung pwede nilang gawin eh. The Carnival eh. Sumama sa Carnival. Pati yung mga aso. Di ba? Ang ginawa nila, nagkaroon na lang sila ng exclusive dog show. Sila-sila lang ang magkakasama. Tingnan nyo itong example na to. Noong 19... Nawala yung year. I think this was in 1918. Kung di ako nagkakamali, no? Check na lang natin sa libro. Noong 1918, sa camp, sa Fort Stoltenberg ng ina Clark, no, Clark, ang mga Amerikanong nainip, nagkaroon ng
karera ng mga hayop. Sino-sino ang mga participant sa hayop sa kahayupan na to? Gansa, aso, manok, kambing, ano? So iba-ibang anip. So para hindi sila makakusahan na nagbe-break ng rabies protocol. So sinalihan nila ng gansa, ano? Ayan. Gansa ba 'yan o pato? Ano? So matindi rin ang pinatupad na protocol ng mga Amerikano pagdating sa aso. Actually, yung ating dog protocol ngayon ay nagsimula sa mga Amerikano. Yung paglalagay ng muzzle sa public, paglalagay ng pagli-leash, no? Pagka-cage. Yan ay nagsimula sa mga Amerikano. Pero nung Spanish period, meron ng ganong order. No? At yung pagmumulta na mga multa-multa, yan ay mga American introduced na policies. Ngayon, pati yung pagpatay sa mga ini-impound na aso, American period yan, nagsimula. Hanggang ngayon, pinapatay pa rin sa pound ang mga aso na hindi nakiklaim, no? Yun ang nakakalungkot. Ito ngayon na nakakatuwa, no? Kung nung 1880s, may mga mayor ang Maynila na nagprotesta against the policy ng mga Espanyol to kill dogs. No American period, mas maraming Pilipino ang kumontra sa policy ng mga Amerikano. Especially, yung order na kapag lalabas ang aso sa public, kailangan may busal, may muzzle. No? At pati yung mga homeless, mga stray dogs, kailangan i-muzzle. At nag-argue, ito nakagulat, may isang congressman na ang pangalan ay isa sa mga LRT station, no? Si Ramon Papa, si R. Papa, no? Isa siyang doktor, ano? Si Dr. Ramon Papa. Nag-argue siya sa American policy. Bakit niyo bubusalan ang mga aso? Sabi niya. Against the animal 'yon. Bakit? Kasi nga daw yung mga aspin, yung mga pakalat-kalat na aso sa paligid, wala na nga silang nag-aalaga, wala na silang mauwi ang bahay, i-deprive mo pa sila sa paghahanap ng kanya-kanyang pagkain. Ano? At kapag binusalan mo yung mga aso na yan, mamamatay yung mga yan. Wala silang mahanap na pagkain. So, ganun ka, sabihin, nakakatawa siyang pakinggan, ano? Yung argument na yon, pero bordering yon sa kultura natin na ayaw nating nire-restrict ang mga aso sa Pilipinas. Kahit yung order noon na itali ang mga aso, umalma ang mga governor at mga mayor ng Pilipinas. Bakit? Dahil ang mga aso sa probinsya, yan ay hindi lamang bantay ng bahay. Yan ay bantay ng buong community. No? Kapag may trespasser, may hindi kilala yung aso, tatahulan yan. At yun ang lumalabas sa mga report na kaya ayaw ng mga Pilipino noong American period na restricted ang mga aso dahil kailangan sila ng komunidad para magbantay. No? So, moving forward, yung mga restrictions na ginawa natin sa aso since 1800, hindi rin naman, sabi natin, partly nagtagumpay dahil na-lessen yung rabies pero hindi siya fully implemented dahil hanggang ngayon, dito mismo sa Luneta, maraming asong malaya. Ano? Noong 1914, Rizal Day, ito'y sa tapat ng flagpole ngayon, sa Rizal Monument, tingnan nyo, 1914, kahit na may rabies outbreak na in-announce noong 1914, ano? Meron pa rin asong nakakawala sa parada. No? Ayan, di ba? So, yan lang ang patunay na kahit yung mga photos ay nagsasabi sa atin na ang ating kultura ay hindi talaga sanay na nakatali ang aso. Ito ngayon ang challenge sa gobyerno. By 2030, target ng gobyerno na wala ng rabies sa Pilipinas. By 2030. Ilang beses na yung umusad. Dati hanggang 2027. Ngayon, 2030 na. Baka umusad na naman. Ano? And every year, merong 200 to 300 na namamatay sa rabies sa Pilipinas. Ang
ito ngayon ang challenge ngayon sa gobyerno, especially sa DOH. Paano mai-implement ng maayos yung Anti-Rabies Act saka Animal Welfare Act kung ang ating kultura mismo ay pasaway, you know? Hindi ko naman sinasabing, hindi ko minamasama yung pagsabi ko ng pasaway kasi nga, nasanay na yung mga aso na malaya. At yung mga aso sa Pilipinas, hindi naman yan mangagat, ano, kung hindi mo naman aanuhin, di ba? Kahit yung mga aso, nagkaroon na rin ng tinatawag na social contract with people, ano, nakilala na tayo. Kaya nga, minsan may mga memes, di ba? Pag ikaw ay bagong salta sa bahay ng kaibigan mo, kaklase mo, pre, pasok ka, di nangagat, pero yung aso, habulin ka na, di ba? Kasi nga, alam nung may-ari na ganun lang mag-react yung aso, pero di naman makagat. Pero yun mismo ay no-no sa batas natin. Ang mga Hapon ay ganun din tulad ng mga Pilipino. Ayaw nila na nakatali at nakakulong ang mga aso. Teka, look at Hachiko. Yan ay stray dog. On November 10 ay 100th birthday niya na, no? Sa November. Namatay siya, I think, 1930s. Pero at that time, pwede pang pakalat-kalat ang mga aso sa Japan. At nakakatuwa na because of their culture, na hindi sanay ang mga Hapon na nakakawala, na nakakulong at nakatali ang mga aso, tinry nilang mag-develop ng isa pang breakthrough na magliligtas sa mga aso. At yun ang anti-rabies vaccine para lamang sa mga aso. Yung kultura mismo nila ang nag-push sa mga Hapon na ma-develop ang anti-rabies vaccine para sa mga aso noong 1915. At ngayon, wala nang asong pakalat-kalat sa Japan. At zero na rin ang rabies case sa Japan. Meron kaya tayong matututunan sa experience ng Japan? Dahil kamukha natin ang kaso nila. Diba? So, yun siguro yung saysay ng kasaysayan, no? The root word of kasaysayan is saysay, the sense, the value, the essence, no? Na gamitin natin ang history to mirror ourselves. At let's be hopeful of the brighter future, no? With memory of the past, no? Thank you very much. Ayan, maraming salamat po, Sir Ian, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa ating participants. Sa pagkakataong ito, binubuksan na natin ang open forum kung saan maaaring magtanong o magbahagi ng komento o nauugnay na karanasan ang ating mga kalahok. Maaari kayong lumapit sa microphone stand na makikita sa audience area upang magtanong o magbigay ng komento. Upang formal na simulan ang ating open forum, tinatawagan natin ang magsisilbing moderator ng ating talakayan. Ang ating moderator ay isa sa pinaka-aktibong public historian sa Pilipinas. Nagtuturo siya sa DLSU Manila Department of History at UP Diliman Department of Broadcast Communication. Isa siyang historical tour guide na may 17 taong karanasan at nanguna sa official NPDC virtual tour ng Rizal Park, Luneta. Nagsilbi rin siyang historical consultant ng History with Lord, teleseryeng ilustrado at katipunan. Nagsusulat siya ng Tuesday column sa Manila Times at kamakailan lamang ay kinilala bilang isa sa top 100 most powerful Filipino. Mga kasama, karangalang makasama natin siya sa araw na ito, si Professor Shao Chua. Palakpakan po natin siya. Maraming salamat po sa ating host. Sa totoo lang, napakaganda na overview. Hindi lang nung Dogs in Luneta, Official Park Luneta yung ating ginawa kanina, kundi maganda rin siyang maraming snippets from the book were able to be integrated in the lecture. Pero ang talagang tinitingnan ko diyan yung tahi. Kasi akala natin, mga iba't ibang istorya ito. Pero sa totoo lang, marami tayong pwedeng makikita ang mga pangkalahatang tema o general themes
dito sa aklat ni Ian na Dogs in Philippine History. Of course, as a historian, ang talagang makikita natin dito ay ang history kasi ay binubuo ng tatlong elemento ayon sa napag-aralan namin nung college. Tao, lugar, at saka panahon. O, tao, lugar, at panahon. Sa totoo lang, walang hayop doon. Ano ang kahulugan sa tao ng aso? So, dito sa book ni Ian, napakalinaw na nag-i-square ito doon sa formulation o dalumat concepts na ni-research ni Carmen Peñalosa tungkol sa sikolohiyang Pilipino sa tatlong klaseng nilalang sa kulturang Pilipino. At ano ito? Ang una dyan ay yung tao. Kung titignan nyo, sa kulturang Pilipino, kaiba sa mga continental Asian peoples, sa continental Asian peoples, ang hayop at ang tao ay magkapantay. Naintindihan natin, ano? Magkapantay. Kasi nga, di ba, sa reincarnation, ang hayop ay pwedeng pag-reincarnate ng isang naunang naging tao. So, kailangan, iano mo, sa kulturang Pilipino, wala tayong reincarnation. So, ang tao, ang hayop ay hayop. So, ang tao ay, ano, kumbaga siya yung sentro. Siya yung sentro sa ginhawa. Ang hayop at halaman ang nagbibigay ng tao sa ng ginhawa sa tao. Either yan ay kung kinakain mo siya, oh, tulad ng mga halaman, or sa aking interpretation, ay yung tumutulong din sa'yo para magkaroon ng ginhawa. Dahil ang aso nun ay ginagamit sa pangangaso. Di ba? Kaya nga, pangangaso yun. Kasi nga, aso yun ang interpretation, no? So, hunting, para makakuha ka ng pagkain. Hindi yung mismong, hindi siya everyday yung, di ba, kumakain daw ng aso yung Cordillerans. Hindi siya, I don't believe, I might be wrong. Binabasa ko rin kanina yung book ni Ian, I do not believe that it is an everyday food. Sa sinauna, maaaring ritualistic, siguro. So, kasi tinuturing na deity ang aso sa Cordillera. Sa Visayas, lamang dun sa narrative ni Ian, yung kwento ni Alcina, yung chronicler na pare sa Visaya, na pinakamagandang account ng Visayas, kasi 3 volumes yun. Oh, ng sinaunang bayan, yung kultura natin noon. At para kay Alcina, ang na-observe niya, ang aso ay bahagi ng buhay ng tao. Ang magandang makikita niyong insight sa libro, by the way, yung pangatlong uri ng nilalang ay yung aswang. Kasi yun ang sumisira ng ginhawa ng tao. So, pagka ikaw ay na-label na aswang, yun na nga. Liwanag dun sa sinabi ni Ian. Tinutugis ka, di ba? So, yung red tagging, yan ay pang-aswang yan. Dahil tanda natin na yung mga hukbalahap, tinawag ding aswang yung ngayon. Oh? So pagka ikaw ay tinawag na excomulgado, parang ganun din yun. Ikaw ay nagiging aswang sa lipunan. Excomulgado, erehe, subversibo, etc. So, in that sense, makikita natin, oh, sandali na lang to, yung tinatawag natin na kung ano yung nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa kolonyalismo, ito rin yung nangyari sa kung paano natin na paano tayo nagkaroon ng ng pakikitungo sa aso sa kolonyalismo. It reflected our colonial experience. So, noong dumating yung mga Spanish, hindi nila masyadong type yung mga asong Pilipino. 'Di ba? Kaya anong ginawa? 'Di ba? Nagkalat na lang sila sa kalye. Wala na nag-aalaga sa kanila. So, naging, eventually, asong kalye sila. Yung asong kalye, di ba, pag pinag-usapan natin, pati yung colonial mentality natin, nag-reflect dyan eh. Kasi kapag may breed, yun yung magandang aso para sa atin. Ay, may breed, ganun. Yun yung inaalagaan natin, yun yung nilalagay sa yung aspin, yan yung galisan. Di ba, yan yung tumatakbo sa kalsada. No? So, it reflected because we were influenced by the colonizers kung paano natin tinatrato. And, of course, tulad ng clarification ni Ian,
hindi nagpapakita to ng Spanish cruelty, ano, but in the sake of public safety, ginawang aswang yung mga narabis. Kaya sila'y pinagpapatay at inilibing nga dito sa Maynila, dito sa may Rizal Park, Luneta ngayon, sa Luneta de Bagumbayan. So, napakalinaw nun eh sa akin na yung libro ni Ian ay nagpapakita na yung nangyari sa aso sa Pilipinas is actually a reflection of what happened to us. Diba? At kung paanong pinapakilala din yung mga bagong breed ng mga aso mula sa ibang bansa na humaling tayo. Pero recently, tulad na ngang mga Pilipino din ay naghahanap ng pagkataong Pilipino, pagbabalik sa kulturang Pilipino, nakikita ninyo na medyo yung askal, parang na-elevate ng kaunti through the dog stories of heroism, dahil National Heroes Day, by the way, na sa Monday, no, we also salute the dog heroes. Diba? Dahil yun na nga, no? Nagkakaroon tayo ng anong tawag dito? Yung pag-elevate natin, pagkilala na itong asong Pinoy ay sariling atin at dapat ituring din natin ng maganda. So kaya nga, dami-dami na ngayon na nag-aalaga ng aspin. May mga aspin. In fact, sa mga probinsya, hindi naman nawala yung pag-aalaga ng aspin din. Yun din yung nakikita mo na nakaugat sila sa kulturang Pilipino. So sa pagtingin natin dun sa framework ni Carmen Peñalosa at yung pagtingin natin dun sa mga bagdan ng kasaysayan kung saan nakita natin yung parang shared experience natin ng aso at ng tao, no? Na dumating ang kolonyalismo at ngayon ay nagbabalik tayo dun sa pagkilala na may sarili tayong Pilipinong aspin. I think yun yung underlying ano, no, general theme nung pinapakita ni Ian doon sa libro niya. Aside from many other things. So, yun ang aking reaction. No? Ang aking reaction ay, dogs in Philippine history is also our history. And it's the history of every person who loves their dogs at nag-aalaga ng mga aso. Including a lot of the people here who visited us for International Dog Day. Salamat po. Palakpakan naman natin yung mga may dalang alagang aso. Salamat po, no, sa inyo, no. Actually, I don't have questions yet kasi I am still reading the book. I bought the book via Shopee 2 weeks ago. Salamat sa support. Ayan po. Pati yung postcard, actually, binili ko na rin. sinama ko na rin sa book. But siguro, ano na lang, comment na lang yung maibibigay ko. So, I would like to thank and to congratulate our author, si Sir Ian Christopher Alfonso, for introducing to us the history of the dogs in the Philippines. And hindi ko pa kasi alam ano na kung ano talaga yung history ng dogs during the pre-colonial period. And siguro kasi malapit ako sa book na ito kasi marami din po kaming mga alagang aspin. And may mga ina-adopt din ng mga aso sa aming neighborhood, yung mga di napapakain, even cats. Kaya so thank you po. Thank you so much po kay Sir Ian for launching the book po. Yun lang po. Eh, salamat po. Ian, very shortly ano? I know that you talked about this a lot of times already and you expounded on this. Pero siguro kahit maikling version lang. Bakit mo ba sinulat tong librong ito, The Dogs in Philippines? So, I know some of the people haven't heard of bakit ba naging sobrang interesado ka sa mga aso at itong ginawa mo nga itong project na ito? Kahit nung college ako, way back 20 years ago, ano? 20 years ago talaga. May mga na-encounter ka, mga litrato, mga illustrations, and some accounts about dogs. So, pinalalampas ko lang yon. So, 10 years ago naman, 2013, naisipan kong gumawa ng desktop folder, ano, na doon ko lahat pinapasok yung mga nakukolekta kong images, illustrations, paintings, and then notes about dogs. Hanggang sa napansin ko, medyo mukhang enough na to para makapag-publish ng ano lang, photo book lang, ano, mga libro lang na parang comfortable book na puro images, art book. Hanggang sa noong 2016, I think, no, si Christian Cordero, one of the noted Bicol writers from Naga, nirecommend niya, bakit mo pa hindi isulat ng full-blown? So, akala ko madali lang. Umabot 10 taon. 10 taon. So, nawili. So, ayun, kung saan ako nakarating.
sino-sino na nakilala ko. So, ito na po yun. Ngayon po, tanong ko lang po, meron ba sa kasaysayan natin na ang mga aso ay naging parte ng revolusyon or sinama natin sa pakipaglaban o revolusyon? Yun po. Salamat po. Hello. Ito yung nakakalungkot, no, na there, sabi nga ni Dr. Paolo Nicolò Ludovici nung launching nito nung August 5, they are everywhere but nowhere, sabi niya. Nasa paligid lang yung mga aso pero nowhere pertaining to history. Nowhere halos yung mga aso sa history. At wala rin halos na isulat ang mga bayani natin tungkol sa aso. Inakakalungkot yun. Well, makakita ka ng litrato, accounts like si Rizal, meron siyang Usman. Pero eno ngayon, kung may Usman siya, no? Tapos mayroong aso sa litrato sa pagkamatay ni Rizal. Pero yung mga full-blown accounts about paano may aso pa si Bonifacio, ano ba yung naging role niya ng revolution, walang halos kasi nga, yun nga, nowhere sila pagdating sa pagkusulat ng kasaysayan. Siguro wala tayong consciousness na mag-aksaya ng tinta para maisulat sila or kahit man lang sa diary natin. Kaya yung pagkusulat talaga ng dog history, yan ay very Western. Kaya 1800s, sandamukol na ng mga history ng aso sa mundo ang nasulat ng mga British, ng mga German, ng mga Amerikano, ng mga Espanyol. Kahit mismo yung mga Espanyol sa Pilipinas, ang bukod tangi lang nagsulat ng full-blown about dogs ng mga ancestors natin, si Father Francisco Ignacio Alsina. Noong 1668, yung History of the Visayas, isang buong chapter dedicated para lamang sa mga aso sa pusa. So, at least may nakapagsulat, ano? Rizal, walang naisulat. Aguinaldo, wala. As in, walang record. Pero ito ngayon ang nakakatuwa. Merong isang painter na ang pangalan ay si, ano pangalan niya? Juanito Torres. Sikat siyang painter, ano, na kapag sinabing Juanito Torres sa mga historians, gumagawa yan ng painting tungkol sa mga vignettes ng Philippine history. Cry of Balintawak. Visual historian. Oo, yung historian. Balanghiga Massacre. Basta kahit sa Senate, sa City Hall ng San Juan, ng Caloocan, sa mga museums ng NHCP, ng Historical Commission, may malalaki siyang mga painting ng mga vignettes ng Philippine history, especially Philippine Revolution. Magugulat ka, ang least common denominator ng mga paintings niya, may mga aso lagi. May aspin. At simple lang ang sagot niya sa akin. Hindi ako naniniwala na hindi present ang mga aso na nangyayari ang mga event na yan. So at least, through this painter, na represent yung reality, the most likely what actually happened, ano? Na may aso sa paligid habang pinaplano nila Bonifacio ang revolusyon, di ba? Noong Balanghiga Massacre, malamang may asong tumatakbo-takbo dyan noong sinusugod ng mga Amerikano ang Balanghiga Eastern Samar. So, yeah. Hindi niya nalimutan na ilagay yung mga aso. At yung aso na yon aspin, no? Hindi German Shepherd, ano? Kasi siya mismo naniniwala na may aso sa lahat ng daloy at experience ng mga Pilipino through history. Nakakalungkot, kahit mismo sila Botong Francisco, napakalimit na may aso sa mga paintings nila. Sila Amor Solo, yeah. Nakilala na nagpe-paint ng mga day, ano, ng mga everyday scene sa bukid. Eh, mas talong sa bukid, maraming aso. Idealized, diba? Kasi yung kay Amor Solo, eh. So, ayaw niya ng aso. So, yung tanong po na yun, sir, malamang meron, pero hindi lang na-record. Pero maraming, ano, prop siya, wa, nung Philippine-American War. Ang mga Amerikano pa ang sila nag-document. Sila aso. Na may mga aso na lumalapit sa mga kampo nila, butot balat. Meron pa nga dyan sa chapter, no? Entitled Tacloban, no? In memory of this American soldier na destino sa Tacloban. Maganda yung chapter niya. Na in love sa isang aspin. Mm-hmm. And this was the earliest known full length na description ng isang aspin na may pangalan. Amerikano siya na hindi niya maiuwi sa Amerika after Philippine-American War, yung inampun niyang aspin sa Tacloban. Kasi bawal. No, dahil nga, bukod sa bawal,
baka hindi mabuhay yung aspin daw sa Amerika dahil malamig, ganyan. Wow. Kaya nangyari, pinagkatiwala niya yung aspin sa mga Amerikanong nadestino doon sa kanyang kampo. Nagkataon naman, bumalik uli siya ng Pilipinas years later, after 3 years. Nakita niya pa yung aso, buhay pa. Pero yung aso, mula pala nung nawala siya, umalis ng kampo. Naging askal uli. At nakita niya sa isang sa gubat ng Tacloban. Nakasuot pa yung ano niya, yung kanyang dog collar na may pangalan niya. Si Castelar ang pangalan niya. Castelar. At nung nakita nung aspin na yon, yung Amerikano na yon, nakilala pa siya. Unfortunately, uuwi uli siya ng Amerika kasi nga mga sundalo, 'di ba? Palipat-lipat ng ano ng designation. Mm. Kailangan niya uling iwan yung aso. Ngayon, years later, I think after 5 years since that, bumili siya ng isang buong page ng ano ad. Na isang buong ad, no? Binili niya yung isang buong ad ng isang kilalang broadsheet ng Amerika, The American, The Daily American yata ang pangalan ng diary na yon. Isang buong page dinedicate niya para kay Castelar, no? Mag-aksaya, ba't ka mag-aaksaya ng isang buong page para lang ikwento yung buhay mo with Castelar, di ba? Wow. With that aspin. So mga Amerikano pa yung nag-record, no? At naka-appreciate nung mga aspin. May teori ako dyan, Ian, eh. Kasi sa totoo lang, kapag ka lagi mong kasama, kapag ka nandyan lang palagi at bahagi siya ng buhay mo, sa totoo lang, yung mga bahagi ng buhay natin, yun pa yung nakakalimutan natin, eh. Kasi, di ba, parang sa jeepney. Di ba? Pag tayong mga Pilipino sumasakay sa jeep, we do not talk about riding in jeepneys kasi buhay na natin yan, eh. Pero pag Amerikano yung nagsumakay sa jeepney, parang talagang i-re-recount niya yan. No? Parang yun ang tingin ko, eh. Kaya, yun nga, kapag ka minamahal natin, yun pa minsan yung napapabayaan natin, di ba? Yan yung hindi natin na ikukwento. Ako, di ba? Ang dami ko nang kinuwento tungkol sa mga bayani ng ibang bayani ng Pilipinas. Pero yung mga magulang ko, naikukwento ko pa, di ba? So, may mga ganyan. Na, dahil bahagi ng kulturang Pilipino yung aso, para siyang everyday life sa atin. It's yung ano yan, yung familiarity na tinatawag natin, masyado na tayong familiar. That's why in anthropology, kapag ikaw yung newcomer, ikaw yung observer, mas maganda nga na hindi ka part ng kultura. Kasi kapag part ka ng kultura, hindi mo nakikita kung ano pala yung mahalaga. Dahil ang nakakakita niyan, yung outsider. Diba? At dito natin, malinaw natin makikita dito sa mga vignettes na nakikita natin ngayon. Okay, sige po. Yung postcards ba iyan? Available ba ngayon? So may postcards po tayo sa mga wala pang postcards. Magkano siya sa'yo? 500 ba? 500, isang set. Alam nyo, sa lahat po ng nakita kong collectible postcards, itong Dogs in Philippine History na ang nakita kong pinakamura. Dahil lang 500, ilan ang laman? 24 cards. 24 cards po. So, sana po suportahan po natin yan. Kung hindi nyo pa kayang bilhin yung libro, yung postcards po, madali nyo makuha yan. May postcards sa libre pag bumili ng libro? Ngayon. Oy, lahat daw nung umaten, may libreng postcard? Ayun. No? Palakpakan naman natin. Yan. Salamat po. Okay, sige. By the way, available po again ito sa Shopee. Itong postcard at ang libro sa Shopee. Iano nyo lang po yan. Available ngayon. At ngayon, of course. Hindi, kasi baka kung wala pa silang pera, pero next week meron, ha? Di ba? May Shopee po tayo, mga kaibigan, ha? Oo, sige po. Supportahan po natin ang project sa Isaiah at ang ating author. Sa akin po, hindi naman tanong, pero isang komento at isang appreciation lang. Nung umattend ako doon sa unang book launch ng Dogs in Philippine History, after nun, bigla kong parang nagkaroon ng magandang appreciation na hindi lang pala tao, hindi lang naman pala bagay ang napapansin pala natin sa ating kasaysayan. Kasama na rin pala ang mga hayop sa ating kasaysayan. At naging bahagi sila ng ating kasaysayan. Kumbaga, yung tulad nga po ng sinabi ni Sir Shaw kanina na kapag parte na tayo ng kultura, ay hindi na natin siya masyado napapansin. Like, ngayon na naging libro na ang Dogs in Philippine History, lalo na nating na-appreciate na
yung mga aso pala, hindi lang pala sila nandyan lang, hindi lang sila inaalagaan natin, hindi lang natin sila basta kasama lang natin sa pang-araw-araw. Naging bahagi sila ng kasaysayan, hindi lang sa kung paano sila nabuhay noon, kundi kung paano sila naging parte o kung paano sila nakatulong magmula pa noong unang panahon. Yan lang po. Maraming salamat. So, ano yan, talagang kahit hindi sila tao, yung kung minsan, mas nakikipagkapwa pa sila kesa sa totoong tao, di ba? So, parang in a way, parang in a sense, magaling din ng Diyos, ano? Ginawa niya ang aso ng ano eh, ng sense ng pakikipagkapwa. Tatuin mo siyang maganda, tatatuin kami niyang maganda. Pero tatuin mo siya ng pangit, tatatuin kami niyang pangit. Di ba? Ganun lang naman yun. Napaganda. Sir, sige po. Very interesting kasi may narrative ng dogs in Philippine history. At doon ko na rin nalaman yung event na to. So, yun, nag-aalaga rin akong aso, pero lately lang, hindi naman talaga ako dati nag-aalaga ng aso. And, ang ano ko lang po, parang napapasok kasi doon sa naratibo na parang lately nga, parang naghanap tayo ng identity natin. Para kasi lately nagkaroon sa news nung asong gubat. Ano ba po yung thoughts nyo doon sa asong gubat? Yun lang naman po. Nakakatuwa na may ganitong nagpapakilala na may ganitong native breed ng aso. Siguro let's wait lang sa decision ng mga experts, canine experts, kung talaga ba siyang separate breed. Kasi before this aso ng gubat o asong gubat in 2020, doon yun pumutok eh, during the pandemic eh. May Mindoro dog na tinatawag noong 1980s. May na-document na Mindoro dog. Pero ang commonalities nitong Mindoro dog at nitong aso ng gubat, both of these dogs are utilized by natives, no? Mga manobo yung sa aso ng gubat, mangyan ito sa Mindoro sa hunting. Maaring dahil sila ay secluded, I mean, talagang intimate yung kanilang community among themselves, yung mga aso na minana nila sa mga ancestors nila na preserved. So hindi nahaluan ng German Shepherd o ng Spitz o ng Terrier. So, kaya nagkaroon ng distinct na identity, pati yung kanilang, yung pagiging pointed ng kanilang tenga, yung build nila, yung claws nila, talagang kakaiba. So, possibly, ito yung mga talagang totoong aspin, ano? Totoong native dogs ng Pilipinas, na maaaring meron din ganito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. No? Baka po pwedeng magkaroon ng mass declaration na ang aspin ay isang breed, no? Na ang attributes makikita mo sa Mindoro at sa Bukidnon. Baka may mayroong ba dog DNA iyan? Tingin mo may ganung study? May nagtangka, may tinatawag kasi phylogenetics ngayon. Itong phylogenetics isa siyang mga historians din 'tong mga to, no? Pero ang kanilang dine-decode DNA, yung mitochondrion natin, yung mtDNA ano tinatawag. So tinitrace nila yung mga tinatawag alleles. Ito yung ano it, kasi pala yung palang alleles na part ng DNA natin ng tatay, hindi nagbabago yan. Oo. So ngayon, kaya niyang i-trace yung mga DNA ng mga aso paatras. At lumalabas sa mga meron po diyan sa chapter 1, origin ng dogs. Lumalabas East Asian dog ang pinanggalingan ng mga aspin. At yung mga aso sa Pacific galing sa Pilipinas, related. At yung aso natin, most likely, galing sa Thailand, Malaysia area. So, sinusuportahan nito yung theory na ang mga ninuno nating seafarers galing sa south, umakyat ng north sa amin. No? So, yun yung phylogenetics, napaka-advanced na study. Ito mismo DNA na yung tinitrace. Ang mga historian, tinitrace lang records. So, hindi lang historian ang may power to represent or to decode past, kundi meron natin tinatawag ng phylogeneticists. No. Okay. Salamat. Eufemio Agbayani III, National Historical Commission. Nagpapasalamat ho ulit ako na ginawa natin itong activity na to to spread more awareness on the role of dogs in Philippine history. And naalala ko today kasi yung 10th anniversary ng Million People March dito rin sa Luneta. And yung isa sa mga pinakatumatak sa akin na image nung na nakuhanan ko nung protest na yon against corruption. May isang fur parent na sinabitan niya ng karatula against pork barrel, yung pet niya. And I think itong trend na to of using pets to express one's political opinion is a little bit more effective kasi ang cute ng aso.
pag hawak siya ng tao, parang usual yan. Pero pag nakita mo sa aso, ang cute ng aso eh. So, nakikita mo agad. So, parang sa tingin ko, yung cuteness ng mga aso is also a way of their exertion. Parang may power din sa cuteness ng mga aso. Mayroong kapangyarihan sila na and perhaps ito yung dahilan dahil din ito doon sa existing personal relationship ng aso at ng tao. So, palagay ko magandang matingnan din yon kung siguro pag naka-volume to, pwede natin ding tingnan yon na gaano ano yung bahagi ng mga aso doon sa expression ng taong bayan ng kanilang popular will. Because if the dog is part of the daily life, perhaps the dog is also part of the political life of the Filipino. Dumating nga, hindi ko lang alam kung may gumawa nito sa Pilipinas, pero sa Japan, merong gumamit ng karatula nung tumatakbo siya, na mukha niya may kasamang pusa. So ginamit yung cuteness para maka-attract ng boto. May ganun pa kayang instances of using pets to gain political points, to further an advocacy, and other things. You feel lang yung blank Hitler dictator tuta, di ba? Ayun din. Oh, tuta pa yun, di ba? Negative nga lang. Di ba? Pero yung mga, sorry, pusa ito, no? Sa Palma Hall, nung panahon ng martial law, pusa yung nilalagyan ng slogan, tapos pinapaikot, may suot na slogan. Good morning, Prof. And good morning, Sir Ian. I'm Sheer Dubal, so I used to work with NPDC. Kaya I encountered yung Facebook post regarding this talk, eh, kaya andito ako today. I'm here to get my copy of the book. And one thing lang na na-surprise ako dun sa talk niyo, sir, is when you mentioned na there's an interpretation na possibly Jack Russell yung dog na nag-witness ng execution ni Rizal. When I was in NPDC kasi, I used to go around Luneta. So, at least once a month, nabivisit ko yung execution site. So, it never occurred to me, and even kay Alexa, kasi kasama ko to lagi, it never occurred to me na possibly Jack Russell pala yun, kasi malaki siya. Matangkad. So, yun lang, I was surprised. Pero may question ako. Ito kasi, matagal na itong palaisipan sa akin eh. How it came about na naging part ng kultura ng Pilipino or more of mga Ilocano na kumakain tayo ng aso. Question sa akin to kasi dog lover ako and hindi ko makalimutan na I was once tricked into eating dog meat. At hindi ko alam yon. Later ko na nalaman. So parang na-traumatize ako dun, sir. And I want to learn kung bakit natin, tayong mga Pinoy ha, tayong mga Pilipino, bakit kinakain natin yung aso? And it's not, I don't know if it's also done in other cultures, pero yun po yung malaking tanong sa akin, which is partly na-answer ni Prof. Shao kanina. Thank you po. Thank you, ma'am. Hopefully, magkaroon na ng monumento ng aso sa Luneta. No? Anyway, historically, through Father Francisco Ignacio Alsina, 1666-1668, actually, kinlir niya ang mga Bisaya. Hindi kumakain ng aso ang mga Bisaya. Ano? O sino man ang mga Bisayan descent dito, hindi kumakain ng aso ang mga Bisaya, according to Father Ignacio Alsina. And ang sinasabi ni Father Alsina, sorry ah, hindi to racist, ano? It is just according to Alsina, ang kumakain daw ng aso sa Pilipinas, mga Chinese. Ano? Mga Chinese, yun ang sabi niya. Dahil daw kung sa China daw, kung sa Spain daw, ang karne ng baka, at sa Pilipinas, ang karne ng baboy ay kinakain, binibili sa palengke, sa China daw, halos ang laman daw ang karne, aso, sabi ni Alsina. That was in 1668, no? And then, yung pagkain ng aso, possibly, ano yan eh, propaganda against us, mga Pilipino, para pagkukain, hindi tayo civilized. Pero, in principle talaga, ang mga taga-Cordillera at most, ano,
kumakain talaga ng aso, pero ha, ito ang caveat, for ritual purposes. Kaya kung titingnan nyo, yung ating Animal Welfare Act, nakalagay doon, pwede kang magkatay ng aso for ritual purposes, for religious purposes, in deference to the people of Cordillera. Bakit? Meron kasi tinatawag kasi ang mga taga-Cordillera na di ko lang alam no, kung ano yung nasa libro, Dap-Ay. Tradition of Dap-Ay. Ang mga aso kasi sa Cordillera, one of the highest na offerings sa mga gods nila. Baboy, kalabaw, aso. Isa yan sa mga inaalay sa mga Diyos sa Cordillera. At hindi yan araw-araw na ginagawa, no? No? Hindi naman ganon. Kasi sa paniniwala ng mga taga-Cordillera, may kakayahan ng aso na magtanggal ng sakit. So kapag may plague, may sakit sa pamilya, automatic na nag-aalay sila ng aso, nagka-dap-ay sila, dap-aya, D-A-P-A-Y, sa mga deities nila. To please the deities, no? Kasi sa paniniwala nila, pati yung mga Diyos nila, may mga alagang aso. No? So ngayon, edi kakatayin yung aso, and then yung part ng pagpartake, pagkain, ito na yung lahat ng nag-participate sa dap-ay, sa ritual na yon, kailangan magpartake doon sa karne ng aso. To distribute the ginhawa, distribute yung kapangyarihan ng aso. Oo, kasi kahit naman sa mga Tagalog, naniniwala rin sila, hindi sila kumakatay ng aso technically, no? Culturally. Pero naniniwala sila na kayang maalis ng aso yung sakit. Like for example, kapag nagkataon sa pamilya, may asong namatay at biglang gumaling sa sakit yung isang household member, parang kinuha nung aso yung sakit nung tao. So, may potency ang aso sa Pilipinas. Kaya when Christianity was introduced to the Philippines, no, by the Spaniards, nakita nila sa San Roque may aso. So lalong na reinforce yung pre-colonial belief ng mga Pilipino that dogs can cure illnesses. Na may potency ang mga aso, because ito na mismo sa Christian faith, may San Roque ka na may aso, kaya magpagaling. At sa Tayabas, Quezon, sa Quezon province, may mga dasal pa for San Roque na binabanggit mismo, ini-invoke mismo yung pangalan ng aso ni San Roque. So kumbaga, culturally, naka-embed na sa atin yung potency ng aso. Being one of the highest na animal na pwedeng ialay sa mga Diyos. Tinanong ko rin, nasa Davao ako last week for the Philippine Book Festival, tinanong ko rin yung mga kaibigan kong ethnographers doon, mga cultural workers, kasi sabi nila, hindi kinakatay sa Mindanao ang aso. Kahit yung mga Mandaya, mga Manobo, kahit na yung mga Manobo, kapag may sakit, naghahanap talaga sila ng gamot for the dog. Ayaw nilang mamatay yung aso. At merong isang 1970s na short story, itong about sa Zamboanga, na ang title ay Zamboanga City, ha? Ang title niya ay Azucena. Yung mga taga Zamboanga City, ina-abhor nila yung pagkatay ng aso. At ang mga kumakatay ng aso sa Zamboanga City, not even the people of Mindanao. Mga Ilocano, no? Ilocano. Binanggit doon sa short story na Azucena ang title. Ngayon, bakit ang mga Kapampangan naman ay biglang tinawag na dog eaters? Ang mga Kapampangan. Kapampangan, ano? Well, may mga kumakain ng aso sa Kapampanga, no? Kahit naman sa Bicol, wherever na. Pero strong ang association ng pagkain ng aso sa mga Kapampangan because of another derogatory term for the Kapampangans na dugong aso. Bakit tinawag na dugong aso ang mga Kapampangan? Not because they eat dogs, no? Tinawag sila dugong aso, especially the people of Makabebe, Pampanga, because of their dog-like loyalty to the Americans, to the Spaniards, and then later to the Americans. Para daw silang aso na blind followers. At ang dugong aso ay tinawag ng mga Kabiteño sa mga Kapampangan ng Philippine Revolution. Because in Cavite, the earliest recorded use of the term dugong aso was ascribed to the Hinus, no? Pinaka malupit na klase ng tulisan sa Cavite. Dugong aso ang tawag. Pumapatay itong mga tulisan, dugong aso. Kumbaga hayok, no? I mean,
halang ang bituka. Yun. At ganun nila dinescribe ang mga taga Makabebe. Walang kaluluwa, masasamang tao. Bakit? Kasi kumampis sila sa mga Spanyol and then later to the Americans. At kahit na yung novel ni Amado V. Hernandez na Ibong Mandaragit, yung first scene ng Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez is a scene in Tondo, Manila, kung saan 1943 yun eh. Dumaan sila sa kalsada ng Tondo at maraming kainan sa kalsada. May sumisigaw. Kalderetang kambing, kubang aso, mainit-init pa, ganon-ganon, sabi nung ano. Ganon sinimulan yung kwento ng Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. At doon sa eksena na yon, may kasama yung isang karakter doon na Kapampangan. At ang dating parang, oh, nakaralig ka lang ng kubang aso, ginanahan ka na naman, sabi doon sa Kapampangan niya kasama. So, very embedded sa consciousness ng mga Pilipino na ang mga Kapampangan kumakain ng aso. Pero technically, culturally, hindi kumakain ng Kapampangan ng aso. Na-associate lang yun talaga because of the term dugong aso, because of the Philippine Revolution. Pero dahil nga naging rampant na sa buong Pilipinas ang pagkain ng aso, kahit sino kumakain na rin ng aso. No? Not only the Cordilleras, the Ilocanos, Kapampangan, Bicolanos, even some Visayans kumakain na rin ng aso. Kaya nga, noong 1935, nang inaugurate ang Philippine Commonwealth, merong isang dyaryo sa London na instead na ang mga photographs ay yung panunumpa ni Manuel Quezon sa harap ng National Museum, aba, ang pinablish ng isang the London Week ata yung dyaryo na yon, isang buong ano page puro Cordillera, rice traces ng Cordillera, mga Ipugao, pati yung pagkatay ng aso nandoon, pati yung dog market sa Cordillera nandoon. At ang title, A New Nation is Born. Tapos ang nakapicture sa London, puro mga dog market sa Baguio, kumakatay ng aso. So gustong ipakita sa Western world na itong bansang sisilang na Pilipinas ay isang backward, no? Isang uncivilized. So instead na ma-appreciate yung religious cultural aspect ng pagkatay o pagkain ng aso sa Cordillera, naging derogatory pa siya. At meron pa kang isang chismis. Kaya daw hotdog ang tawag ng hot sa hotdog. Because of the St. Louis Exposition in 1902 ba? O 1903 something? 1904. Para siyang World's Fair. Para siyang Dubai World Expo. Ganyan. St. Louis yung host. At doon, in-import ng mga Amerikano, ang mga Ipugao, pinilit silang magkatay ng aso sa harap ng mga Amerikano. At problema, itong mga dinala nila mga taga-Cordillera, hindi nagkakatay ng aso. Kasi maraming ethnolinguistic groups ang Cordillera. Ngayon, pinilit sila magkatay ng aso kasi mukha silang yung mga kumakatay, mga Tinggian, mga Ibaloy, ganyan. Di ba? At doon daw sa St. Louis Exposition, na-introduce ang hotdog. At nang dahil sa mga kumakain ng asong mga Pilipinong nasa St. Louis, tinawag na hotdog daw yung hotdog. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Pero totoo na ang hotdog ay ipinakilala for the first time sa St. Louis Exposition. Pero yung pag-ascribe na yan ay in memory of the dog eaters ng Pilipinas, yun ang dapat natin alamin. Hindi ko sinama sa libro yon kasi unhistorical, chismis yun. More research. Sige. Ano nasagot ko? Alam nyo, dahil nililibot ni Ian Alfonso ang book launching ng librong ito, may flight po siya actually. No? Kaya aalis din po siya agad. So, yung last question po natin, Ma'am Margo. Opo. Yan, ma'am. Sige po. Opo. Good morning po. Ako po si Shelo from PLM College of Law. Tanong ko lang po, kanina po nabanggit niyo po yung mga iba't ibang policies patungkol sa aso during the Spanish era, Japanese and American era. Sa palagay po ninyo, paano po natin ma-improve yung mga current policies and laws natin about sa dogs na at the same time balancing the interests of the people and the dogs po? Habang tumatanda, ay salamat po, attorney. Habang tumatanda ang Pilipinas, habang nagmamature tayo kahit papaano, kahit napaurong tayo, as a nation joke, nagmamature ang ating mga policies, di ba?
Dati inutos isang household lang ang dapat, isang household, isang aso lang ang dapat. At in excess papatayin ng gobyerno. That was in 1800. Pero dumating ang punto na kahit mismo mga Espanyol, kinorek nila yung kanilang mga sarili. No, nag-evolve yung policy at kasama sa pag-evolve ng dog policy, yung pag-mature natin as a society. Kaya pag kinumpara mo yung Animal Welfare Act natin at yung Anti-Rabies Act ng Pilipinas sa mga bandos, oh, mga orders to Spanish period, mga laws ng American period, Japanese occupation walang batas. Kasi sandali lang sila. Inadapt lang nila yung existing policies ng mga Amerikano. Mas humane ang ating mga batas ngayon kumpara sa mga nauna. Because tandaan na, wag nating i-impose yung ating mga values today sa values noon. Yes. Kasi maling-maling perspective yung sa history. Kasi nga, produkto tayo, nagdaan tayo sa ganyan. At dahil sa nagmamature tayo, nagiging makatao tayo, at sa pagiging makatao, ina-extend din sa hayop. Di ba? Magiging humane sa hayop. Hindi naman tao yung hayop, pero kailangan maging humane, di ba? Yan ay produkto ng panahon. Kung di natin pinagdaanan yun, hindi tayo makakarating sa panahon na meron ngayon. Ang pwede natin gawin siguro ngayon, let's assess kung despite na ganito naka-improve yung ating mga batas, bakit hanggang ngayon may mga loopholes pa rin? Especially yung pagtatali at pagkukulong sa mga aso. Sana dumating sa point na maging Japan tayo na nag-struggle ang mga Hapon na mabuhay ang mga aso. By inventing the first anti-rabies vaccine for dogs in 1915. Diba? Dahil nga, mahal na mahal yung aso. Pero tingnan nyo, ngayon, wala nang stray dog sa Japan. Zero na rin ang rabies sa Japan. Kamukha rin natin sila na ayaw nakikita nakatali ang aso. Na nakakulong ang aso. Pero sana dumating tayo sa point na ganoon. Pero medyo komplikado na rin sa Pilipinas dahil merong, as of last year, ang approximation ng aso sa Pilipinas ay 22 million na mga aso sa Pilipinas. Mas marami pa sa populasyon ng Singapore ata. Ano mo Singapore, ano? So, sa luneta na lang, mag-count na lang tayo, ilan na ang mga asong na alaga ng NPDC? Diba? Marami. Pero sana dumating ang point na kahit na ang NP, ang luneta, may horrendous history ng dogs. Naging langit ang aso para sa mga taga-Kalaw, ano? Mga dogs of Kalaw, dogs of luneta. Pero sana dumating ang point may mag-ampun sa kanila. Kaya nga yung naging motto ng libro, Every Dog Deserves a Loving Filipino Home. Dahil naniniwala ako na ang kultura mismo natin ay mapagmahal sa aso, no? At tandaan natin, wala man tayong terminology, ang mga bokabularyo ng mga Pilipino, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, wala tayong term for dog adoption. Nang hiram pa tayo sa Spanish ng word for adopting dogs, the term perero. Perero, when it was introduced by the Spaniards nung pinakilala ang Christianity noong 16th century, ang trabaho ng perero, magpalayas ng aso sa loob ng simbahan. At mas mataas pa ang sweldo niya kaysa sa mga ibang lay na members ng simbahan. Bakit? Kasi nga, magpapalayas siya ng hayop, aso. Perero, from the word pero, aso. Yun ang trabaho ng perero, mataas ang sweldo niya. Pero noong 1889, nai-record ng isang linguist, Pedro Serrano Lactao, sa Tagalog-Spanish Dictionary, ang word na perero, nag-iba na yung meaning. Ang meaning ng perero, isang taong mahilig mag-ampon at mag-alaga ng aso. Between 1565 and 1889, around 300 years, hindi kaya nakapag-device ang mga Pilipino ng paraan para hindi palayasin yung mga aso, kundi ampunin na lang kaysa palayasin linggo-linggo tuwing bisa yung aso. Kaya through the years, na re-engineer ng ating kultura yung Spanish terminology para maging atin. And now, perero is now a Filipino word, no longer a Spanish word, which means mapag-ampon ng aso. Yun lang yung bukod-tanging term na alam ko na to best describe yung ating kultura ng pag-aalaga ng aso kahit hindi atin. Yung bang kahit sa harap lang ng establishment mo, harap ng bahay mo, maglalagay ka ng tubig, maglalagay ka ng dog food para sa mga nasa paligid na aso. Hindi man siya kultura ng bawat pamilya, pero bawat komunidad may makakakita kang ganon. Kasi nga subconsciously,
ang aso sa atin ay extension ng buhay natin. Kahit wala nag-aalaga dyan, dahil nga pag nag-alaga ka ng aso, it requires dedication. Doon man lang sa araw-araw, mapakain mo yung asong nasa paligid mo, na napupulfill mo, nasasatisfy mo yung sarili mo na may ginawa ka para sa aso. And that is perero. No? Sana lahat ay maging perero. Ano? Wala. Wow. Huh? So, ano pa bang sasabihin ko? Every dog deserves a loving Filipino home. At talagang ang aso, kung ang aso ay nakikipagkapwa, sana tao din. Ayan, isang masigabong palakpakang muli para kina Sir Ian Christopher B. Alfonso at Professor Xiao Chua. Sa ngalan po ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pakikilahok sa Park Conversations Live Session sa araw na ito. Sa puntong ito ay igagawad na po natin ang sertipiko ng pagkilala sa ating resource speaker. Upang magawad ng sertipiko, kasama po natin si Ms. Margox Decripito ng Cultural and Public Affairs Division ng NPDC at ang ating panauhing public historian na si Professor Xiao Chua. Magkakaroon po tayo ng photo opportunity kung saan makakasama natin sa isang group photo ang ating resource speaker. Pagkatapos po nito ay maaari kayong bumili ng kopya at magpapirma ng trending at panibagong libro ni Sir Ian Alfonso. Inaanyayahan po natin si Ms. Decripito, Professor Xiao at Sir Ian para sa photo opportunity. Sunod naman ay inaanyayahan po natin ang ating panauhing Executive Director na si Sir Albert Toralba ng Museo ng Pambata. Maraming salamat po sa inyong aktibong partisipasyon sa ating Park Conversations Live Session. Nawa ay nag-enjoy sa ating naging talakayan at nadagdagan din ng inyong kaalaman sa kasaysayan ng iba't ibang aso sa ating bansa. Huwag po ninyong kalimutang sagutan ng survey form at siguraduhin po ninyong kayo ay nakapag-register. Ang submission ng survey form at registration po ang magiging basehan sa pagbibigay ng inyong certificate. At kung nais po ninyong maging updated sa susunod pang events at activities sa Rizal Park, Luneta at Paco Park, maaari po ninyong i-like, i-follow at i-share ang social media accounts ng NPDC na inyong makikita sa screen. Muli, ako po si Marielle Ayran. Maraming salamat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Park Conversations Live.